araw na yun, pinagsasaksak na namin ni Leopoldo Tan yung tatlong Chinese at ginamitan ko ng panaksak. Habang naglalakad kami papunta ang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa napilindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Narinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawa. Ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Before we proceed with the interpellation of our resource persons, let me inform the body that the committee has received information with respect to a very vital testimony coming from a witness. Sa pag-inig na isinagawa ng House of Representatives kung saan nagsanib persa rito ang apat na committee na tinawag nilang Quadcom, inaharap sa pag-inig na ito ang dalawang resource person kung saan nagmula pa sa hanay ng PDL o tinatawag na Person Deprived of Liberty na sila Leopoldo Tan at Fernando Magdadaro. Inamin ng dalawang ito sa kanilang sinumpang salaysay ang pagpatay sa tatlong Chinese drug lord sa loob mismo ng kulungan dahil na rin sa mga pangako sa kanila ng kanilang kalayaan at kunting halagang makukuha mula sa mga taong nag-utos sa kanila na ayon nga sa kanila ay siyang nag-utos na isagawa ang krimen na ito. That would give information as to the existence of extrajudicial killings in the country. The committee has invited two resource persons that may share information and shed light on the issue being investigated by the Committee on Human Rights or the extrajudicial killings. May we ask the Sergeant at Arms to please call in our witnesses. Our resource persons or witnesses are being escorted by our BU Corps Chief General Katapang because our resource persons are persons deprived of liberty or PDLs. So before we proceed with the interpellation or questions that will be propounded by the members of this committee, the Quadcom committee has set some ground rules and we ask our Vice Chair Congressman Romy Acop to please state our ground rules for today's committee hearing. Congressman Acop, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. As approved by the body in the last hearing, the following rules shall govern this hearing. During the period of interpellation, resource persons shall be given 5 minutes each to state their position or make a presentation in the meeting. Resource persons shall not be allowed to speak or make interjections unless and until they are recognized by the lead chairperson or the presiding officer. Committee members and other House members who want to make statements or ask questions to resource persons shall register with the committee secretary of the lead committee, which is the Committee on Dangerous Drugs, and shall be recognized by the lead chairperson or the presiding officer on a first to register basis. Members shall be given 10 minutes each for their interpellation, excluding the answers of the resource persons. No member except the lead chairperson or the presiding officer shall be allowed to speak or make interjections during the course of the interpellation of a member
unless and until recognized by the lead chairperson or the presiding officer. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Vice Chair Akop. Siguro para bago natin umpisahan yung ating mga pagtatanong, kung meron po tayong katanungan sa ating mga resource persons, eh tanungin po muna natin ang ating mga resource persons. Oh yes, let us first administer the oath of our resource persons. Pwede ba nating hingiin na tumayo ang ating mga resource persons at sumumpa? Comsec, please administer the oath of our witnesses. Thank you, Mr. Chair. Please raise your right hand. Kayo ba ay taus-pusong nanunumpa na sabihin ang katotohanan at pawang katotohanan lamang sa pagdinig ng kapulungang ito? Opo. Okay. Thank you, Mr. Chair. Salamat, Comsec. Pwede bang matanong ang ating mga witnesses? Kayo ba ay nangangailangan ng abogado sa pagdinig na ito? Hindi na po. Hindi na. Ikaw, Mr. Ikaw si Mr. Hindi Magdaro po. Ikaw si Magdaro. Nangangailangan ba kayo ng abogado? Hindi na po. Hindi na. Okay. So pakilapit niyo nga 'yung mic sa kanila. Okay. Ngayong umaga po, nandito po ang ating mga miyembro ng mababang kapulungan at sila po ay magtatanong ng direkta sa inyo. At amin lamang pong request ay sagutin po natin ng katotohanan na ayon sa inyong mga salaysay. The members are furnished with copies of the affidavits, signed sworn statements by Mr. Andy Magdaro and Mr. Leopoldo Tan. Tama, no? Apo. Mr. Leopoldo Tan. And the copies have already been furnished to the members. And those who wish to ask questions, please have your name listed in the list that the committee secretary is writing down the names of the members who wish to ask. Meron na po tayong listahan ng mga magtatanong tungkol dito, pero bago siguro tayo magtanong, bigyan po muna natin ng pagkakataon ang ating mga witness na sabihin sa committee ito ang kanilang mga salaysay. Is that okay with the members? Okay. So, siguro, sino po ang ating uunahing si Mr. Leopoldo. Mr. Andy Magdadaro. Okay. So, Mr. Magdadaro. Po, sir. Sandali. One minute suspension. Okay, hearing resume. So marami pong mga miyembro na nagpalista dito na gusto magtanong. Meron na pong listahan. At yung wala pa ho ang pangalan dito sa listahan at gusto rin yung po magtanong, please call the attention of the committee secretary so that your names will be included. So gaya ng sinabi ko kanina, pakinggan po muna natin ang salaysay na isa sa ating mga witness, si Mr. Andy Magdadaro. Andy, pwede bang sabihin mo sa committee ito ang iyong salaysay? Opo, Your Honor.
sumpaang salaysay po. Ako po si Fernando Magdalero. 56 taong gulang, Filipino, citizen. Hiwalay sa asawa, resident ng Davao City. Kasalukuyang nakakulong sa Service Support Company Philippines Military Academy, Baguio City po. Matapos po makapagpanumpa ng ayon sa batas ay malaya at kusang loob na papahayag ng mga sumusunod. Noong December 1, 1999, ako ay nahuli sa kasong murder, illegal possession of firearms na noon ay nakapila sa Regional Trial Court Davao City Branch 17 at Branch 9. Noong taong 2003, ako po ay nakomit sa Davao Prison and Penal Farm na ngayon ay Davao Prison and Penal Farm. Pagkatapos na ibaba ng hatol sa aking mga kaso. Noong unang linggo ng August 16, mga bandang tanghali, habang ako ay nasa Brigada 2, nilapitan po ako ni Leopoldo Tan ng kasama kong priso sa maximum security compound ng Davao Prison Penal Farm. Sinabihan niya po ako na tulungan ko daw siya at may ipapatira ng magbibigay daw sila ng kaunting halaga. Tinanong ko siya kung sino ang mga ipapatumba. Sinabi niya na tatlong Chinese na nasa foreign ward area ng Davao Prison and Penal Farm. Sinabi din niya na ang nagputos ay yung dati niyang kaklase sa empleyado ng gobyerno. Ngayon na kinakausap niya sa labas ng gate po. Saan ito? Dinagdag pa ni Leopoldo Tan na kami ay nasa panig na ng gobyerno sa mga oras na yon. At pinagkuhaan kami ng kalayaan, pinangakuhaan kami ng kalayaan maliban sa kaunting halaga. Dahil dito, pumapayag po na ako sa kanyang pakiusap. Noong unang August 10, 2016, kami ni Leopoldo Tan ay nag-surveillance sa foreign area ng Davao Prison and Penal Farm kung saan nakakulong yung mga Chinese na target namin. Doon ko unang nakita yung tatlong Chinese na nakalaunan ay nalaman ko na pangalan nila ay si Chokentong, Jackson Lee at Wong. Noong August 11, 2016, pumasok ang mga tauhan ng Bucor
sa aking silda at ako ay kinapkapan nila, pinalabas na nila na may nakuha sa akin na empty sachet na shabu na may kaunting residue sa aking bulsa. Sa aking pagkakaalam, ito ay para ng plano nila Leopoldo Tan kung paano iligpit yung tatlong Chinese. Sa araw din na yun, at ako at si Leopoldo Tan ay sabay na pumasok sa Bartolina Silda 6. Noong hapon, August 13, 2016, dinala ng mga taga Bucor yung tatlong Chinese national sa aming silda noong unang araw na lang pumasok sa loob. Kaya pinalabas muna kami ni Leopoldo Tan at saka sila pinapasok. Pwede may tubig, sir? Wow, man. Page, pakibigyan nga ng tubig. Thank you, sir. Isa pa. Ito. Sila sa isa? Noong hapon na yun. Noong hapon na yun, August 13, ulitin ko, dinala ng mga taga Bucor yung tatlong Chinese national sa aming silda noong unang araw, ilang pumasok sa loob. Kaya pinalabas muna kami ni Leopoldo Tan, saka sila pinapasok ulit. Mga 8 a.m. ng gabi, ng araw na yon, pinagsasaksak na namin ni Leopoldo Tan yung tatlong Chinese at ginamitan ko ng kuna ng panaksak at yung ibinigay ni Leo Pinkian na 20 noibi balisong. Samantalang si Leopoldo Tan naman ay gumamit ng pagsaksak. Si Leo Pinkian ay isa rin sa mga bilanggo. Ngunit sa mga panahon na yun, siya ay ang mayor ng Bartolina Davao Prison and Penal Farm. Ayon sa amin, pinagkasunduan sabay naming na ipinagsasaksak yung tatlong Chinese, Chokintong at Wong, para hindi sila makalaban. Habang sinaksak ko si Chokintong at si Jackson Lee ng mga oras na yun, na agad ko namang pinalingan yung saksak yung tumumba na si Chokintong. Pagkatapos ng insidente ng pagpatay sa tatlong Chinese drug lord, nilagyan ko ng malong yung rihas ng Bartolina
silda size para hindi makita yung duguan na katawan ng tatlong Chinese drug lord. Pagkatapos ay dumating si Superintendent Grialdo Padilla sa Bartolina Celda Saiz at sinabi niya, anong ginamit niyo? Ihagis niyo sa labas at ihagis niyo naman sa aming hinagis naman namin ang kurta at balisong sa labas ng silda namin. Nilabas namin sa silda ang kamay namin sa presohan kami ni kami ni Sir Poro. Pinalabas kami para dalhin sa IS Investigation Section. Kami ni Leopoldo Tan ay kinasuhan ng homicide dahil sa pagpatay sa tatlong Chinese na agad aming inamin para matapos na yung kaso dahil sa aming pag-amin noong 2019, kami ay nasintensyahan ng 3 counts at 3 years, 6 months, and 1 day. Pagkatapos ay 2 araw ng incident, pagsaksak namin sa tatlong Chinese drug lord, tinanong ako ni Leopoldo Tan kung kanino ibigay yung pera. Pinangako ni, sinabi ni Leopoldo Tan sa akin. Binigay. Sabi ko sa asawa kong si Linlin. Pag alam ko na nakuha na yung 1 million noong dumalaw siya sa akin. Pagkatapos noon, hindi namin yung pinangakong paglaya naman. Pero hanggang ngayon, kami pa rin ay nasa loob ng kulungan. Pinangako nila yun. Ibinigay ko itong salaysay na ito dahil sa galit ko sa kanila. Ginawa namin ang pinatrabaho nila pero hindi tinupad ang kalayaan na pinangako nila sa amin. Ang lahat ng sinabi ko sa salaysay na ito ay po ang katotohanan lamang at walang sino man ang nagturo o nag-impluensya at alam ko rin na maaring magagamitin laban tabor sa amin, sa akin. Sa ngayon, ito na lang po ang masasabi ko at wala nang idagdag pa sa aking salaysay. Sa katunayan ay nalagdaan ko ito ngayong ika-21 ng August 2024 dito sa lungsod ng Baguio. Sinumpaan at nilagdaan sa harap ko ngayon ika-21
ng August 2024 sa lungsod ng Baguio. Okay, salamat Andy. Thank you po. Ito bang pirma dito sa salaysay na ito na binabasa mo ay iyong pirma? Yes, Your Honor. Okay, salamat. Wala ka nang idadagdag? Wala na po, Your Honor. Yun na po. Okay. Ang ating sunod na tawagin, ang ating isang witness sa pangalan na Mr. Leopoldo Tata Tan, alias Tata. Tama po ba? Apo. Okay. Sige, Tata, pakibigay ang iyong salaysay. Magandang araw po sa lahat po. Sinumpa ang salaysay. Ako si Leopoldo Untalan Tan Jr. Nasa 54 na taong gulang Pilipino at kasalukuyang kapiit sa Service Support Company Philippine Military Academy. Matapos makapanumpa na ngayon sa batas ay malaya at kusang loob na nagsasaad ng mga sumusunod. Noong taong 2005, ako ay nahatulan at nakakulong sa Davao Prison Penal Farm dahil sa paglabag ng RA 9165. Noong mga bandang July 2016, habang sinisilbi ko ang aking sentensya sa maximum compound, dumalaw sa akin ang kaibigan ko na si SPO4 Arthur Narsulis. Si SPO4 Arthur Narsulis ay kaklase ko noong high school. At sa kanya din ako humihingi ng tulong ng aking kaso. Siya ay naka-assign sa CIDG 11 at nakabase sa Davao City. At boss niya si Colonel Edelberto Leonardo, Regional Chief ng CIDG 11, Davao City, at Lieutenant Colonel Rina Garma. Noong araw din yun, nag-iusap sa akin si SPO4 Arthur Narsulis at sinabi niya na may ipatatrabaho ako sa iyo at may basbas sa taas. Baka matulungan ka rin namin na makalaya. Kakausapin ko namin ang presidente. Sabi pa ni SPO4 Arthur Narsulis, sayang din itong isang manok kada ulo sa aking pagkakaintindi at pagkakaalam, ang isang manok ay 1,000,000. Tinanggap ko ang alok ng SPO4 Arthur Narsulis na pera at pangakong makakalaya ako. Dahil naniniwala ako sa kapasidad at kakayahan ng boss niya na si Colonel Edelberto Leonardo na matutupad nila ang kanilang pangako dahil sa malakas sila sa taas. Tinanong ko kay SPO4 Arthur Narsulis kung sino ang mga tatrabahuin at pinakita niya ang isang kapirasong papel na naglalaman ng mga pangalan nina Chukintong at Jackson Lee. At sinabi pa ni SPO4 Arthur Narsulis na tatlo sila, ngunit yung isa na may pangalan na Peter Wang ay darating mamayang gabi dahil manggagaling siya sa ibang kolonya. Nagpakita pa si SPO4 Arthur Narsulis sa akin ng isang papel na naglalaman ng iba't ibang pangalan ng 32 na Chinese drug lords na nakapiit sa iba't ibang kolonya. Sinabi pa ni SPO4 Arthur Narsulis na ang mga Chinese na mga ito ay drug lords at galit ang presidente sa kanila. Kinabukasan at sa mga sumusunod na araw, nagmanman ako at nagtanong-tanong ako tungkol sa 3 Chinese drug lords. At nalaman ko na ang mga ito nakakulong sa Foreign Ward
na likod, bakod ang pagitan sa amin at may barbed wire pa. Kaya isang gabi, tumawag ako kay Arthur Nasulis at sinabihan ko na mahihirapan ako na kunin yung tatlong Chinese daglords kasi nakabukod sila. May bakod at may barbed wire pa. Sinabihan ako ni SBO for Arthur Nasulis na maghanap ako ng kasama ko para sa trabaho sa tatlong Chinese daglords. Ibabartulina na lang kami at doon na namin isasagawa ang pagpatay. Ayaw nilang pumasok nung una dahil nakita kami sa loob ng selda ni Fernando Magdadaro. Dahil dito, inilipat muna kami. Excuse me. Ano? Sinusundan namin ang iyong affidavit, no? Hindi kasama itong pahinang ito. Pwede bang malaman kung kasama ito sa iyong itong number 14, page 3. Page 3, para lumagpas ka. Page 4 na siya eh. Number 14. Paki 13. Wala siyang page 2 siguro. Hindi niya nabasa yung page 2. Dumikit. Dumikit dito. Dumikit lang. Number 14. Dali ko sa 13, diba? Dumikit lang. Dumikit. Paki-check mo nga ulit kung yan na eh, kasama sa iyong salaysay. Opo. Kasama ba yan? Opo. Pakisabi, pakisagot mo lang. Yan bang pahinang yan ay kasama sa iyong sinumpaang salaysay? Kasama po. Okay, sige. Pwede mo nang ipagpatuloy. Dito ko na nakinausap si Fernando Magdadaro. Nakasama ko din na bilanggo sa Davao Penal Farm in Prison Farm. Si Andy ay kaibigan ko at alam ko na isa siyang trabahante. Sa sumunod na araw ay bumisita si SPO4 Arthur Nasulis at kinausap kami ni Andy sa labas ng Davao Penal Farm. Dito binuksan ng gate officer ang control gate. At nakita ko din sa gates si Superintendent Gerardo Padilla at tinapik pa ako. Noong papalabas kami ng gate, narinig ko yung isang empleyado sa pintuan napuntahan si Portalisa, Major Portalisa. Sabihin nyo na may dalaw siya, ang classmate niya na si Garma. Ang Garma na tinutukoy ay si Lieutenant Colonel Ruina Garma na sa pagkaalam ko ay taga CIDG. Kilala ko si Lieutenant Colonel Ruina Garma na karelasyon ni Art Spiopor ng Sulis. Kinabukasan, nagkaroon ng search at pinalabas na may nakuhang sachet ng shabu sa aking bulsa. Dahil dito, ako ay dinala sa Bartolina Silda Saiz kung saan nakasama ko si Fernando Magladaro na nakuhanan din ng shabu sa bulsa. Sa loob ng Bartolina, lumapit si Jimmy Portalisa at sinabihan ako ng tol, trabahuin nyo yan. Hindi kayo pwedeng pumalpak. Habang nasa Bartolina kami, si Jimmy Portalisa ang nagbibigay sa amin ng kanin, ulam, sigarilyo at coke. Pagkaraan ng dalawang araw, dinala ng mga taga-Bucor yung tatlong Chinese drug lords sa Bartolina, Silda Saiz. Ayaw nilang pumasok nung una dahil nakita kami sa loob ni Fernando Magdadaro.
Dahil dito, nilipat muna kami sa Bartolina, Silda 4. Saka pumasok ang tatlong Chinese drug lords. At pagkaraan ng ilang minuto, ay binalik din kami sa Bartolina, Silda 6. Noong August 13 ng gabi, pinagsasaksak na namin yung tatlong Chinese drug lords. Ginamit ko ang korta at pagsaksak at si Fernando Magladaro naman ay gumamit ng 29 balisong sa pagsaksak. Ang korta at 29 balisong na nagamit ng palaksak ay binigay ni Leo Pinkian isang araw bago yung insidente. Si Leo Pinkian ay mayor ng Bartolina. Napag-usapan namin ni Fernando Magladaro na sabay naming sasaksakin yung tatlong Chinese drug lords kaya pinagsasaksak niya si Chukintong habang pinagsaksak ko naman si Peter Wang. Pagkatapos sumunod na pinagsasaksak ni Fernando Magladaro si Jackson Lee. Pagkatapos ng insidente ng pagpatay sa tatlong Chinese drug lords, nilagyan ni Fernando Magladaro ng malong yung rehas ng Bartolina, Silda 6, para hindi makita ang duguan na katawan ng tatlong Chinese drug lords. Pagkatapos ay dumating si Superintendent Gerardo Padilla sa Bartolina, Silda 6, at sinabi niya na, "Anong ginamit ninyo? Ihagis sa labas." At hinagis naman namin ang korta at ang balisong sa labas ng silda. Hilabas namin sa silda ang kamay namin at pinusasan kami ni Sir Puro. Pinalabas kami para dalhin sa ICE Investigation Section. Habang naglalakad kami papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa napilindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats Superintendent Padilla, job well done." Pero grabe yung ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Sandali lang, no? Teka muna, medyo seryoso yung sinabi mo eh. Pinaninindigan mo ba yan? Opo, sir. Pwede bang ulitin mo kung ano yung sinabi mo? Habang naglalakad kami papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa napilindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats Superintendent Padilla, job well done." Pero grabe yung ginawa, dinuguan. Meron kang kasing binanggit eh, na pangalan eh, yung nandito sa number 29. Ito ay pinaninindigan mo? Opo. Pwede bang pakiulit mo ulit kung ano yung sinabi mo dito? Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Nakakausap mo ba si President Duterte? Naririnig ko lang palagi yung boses niya, kaya pamilyar yung boses na naririnig ko. Sige, patuloy lang. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente, nag-congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte. Pagkatapos kaming imbestigahan sa IS, kinausap kami ng hippie ng Bartolina na si Jerome Glassy. Pinapapili kami kung saan silda ang gusto namin at pinapalinis ni Superintendent Padilla.
Pinili namin ang Bartolin na Silda Saiz at doon kami naglagi ng 3 linggo. Pagkatapos ng 2 araw, dumalaw sa akin si SPO4 Arthur Nasulis at sinabihan kami na nandito na ang reward ninyo na tig-1 milyon. Saan ko ito ibibigay? At ang sagot ko, ibigay mo ang 1 milyon sa asawa ko. At ang sani naman ni Fernando Magdadaro, ibigay ang 1 milyon sa kanyang asawa. Pagkaalis ni SPO4 na Rasulis, naisip ko na ang usapan namin ay 1 milyon kada ulo. Kaya kulang ang reward na natanggap ng mga asawa namin. Ngunit naisip ko rin, na easy target lang naman at importante ay ang kalayaan namin. Noong sumunod na araw ay dumalaw ang asawa ko at ang asawa ni Fernando Magdadaro at kinumpirma nila na natanggap na nila ang 1 milyon. Palagi kong tinatawagan si SPO4 Arthur Nasulis tungkol sa aming paglaya. At ang palagi niyang sinasabi, mag-antay-antay lang kayo, makakalaya din kayo. Sabihan namin ang presidente. Naghintay kami sa pangakong yun hanggang matapos ang administrasyon, hindi kami tinulungan na lumabas. Hanggang sa pinaamin nila ang kaso ng pagpatay sa 3 Chinese drug lord at kinasuhan kami ng homicide. Ngunit sa kalaunan namin, para matapos na at tulungan kaming makalaya, nakumbik kami sa pagpatay sa 3 Chinese drug lord. Ibinigay ko itong salaysay na ito dahil sa galit ko sa kanila. Ginawa naman namin ang pinatrabaho nila pero hindi naman tinupad ang kalayaan na pinangako. Ang lahat ng sinasabi ko ay sa salaysay na ito ay pawang katotohanan lamang at walang sino man ang nagturo o nag-impluensya. At alam ko rin na maaring gamitin laban o pabor sa akin, sa ngayon ito ay na lang po ang masasabi ko at wala nang ilalagdag pa sa aking salaysay. Bilang patotoo, lumagda ngayong 21 Agosto 2024 lang ang gusto ng bagyo. Maraming salamat. Okay, salamat Mr. Tan. Ito bang sa salaysay mo, pirma mo ito? Opo, Your Honor. Okay, meron ka ba bang idadagdag na... Wala na po. Wala ka nang dadagdag. Okay. Now, we will proceed with the interpellations from the members. Meron pong nagpalista dito sa atin earlier at ang una pong magtatanong ay si Congresswoman Jinky Gerville Luistro. You are recognized. Thank you, Mr. Chair. With your permission, I wish to address my questions to Fernando P. Magdadaro. Mr. Magdadaro, Andy nga ba ang palayaw mo o tawag sa iyo? Opo, Your Honor. Ikaw ba, Andy, ay nag-almusal ngayong umagang ito? Kaunti lang po, Your Honor. Bakit hindi mo dinamihan? Kasi mahabang biyahe, Your Honor, baga mag-iihi pag kami sa dalan, sa daan. Nakatulog ka ba, Andy? Mula nang nagarating kami sa Manila, Your Honor, hindi ako na masyado nakatulog ng mabuti. Sa kabila ng iyong sinabi, maayos ba ang pakiramdam mo ngayong oras na ito? Opo, Your Honor. Nasa maliwanag ka bang pag-iisip? Yes, Your Honor. Andy, magkakulay tayo ng damit. Samahan mo ako sa aking advokasya para sa katotohanan, Andy. Andy, ang mga susunod kong tanong ay sasagutin mo lang ng opo o hindi po. Maliwanag ba yon, Andy? Opo, Your Honor. Naririto ka upang isalaysay ang ginawa ninyong pagpatay
sa tatlong Chinese nationals, sina Cho Kin Tong, Jackson Lee, at Wong. Pawang sentensyado ng mga kasong drugs. Noong August 13, 2016, sa Davao Prison and Penal Farm. Nauunawaan mo ba ito, Andy? Opo, Your Honor. Ang ginawa ninyong pagpatay sa tatlong nationals, Chinese nationals, ay posibleng isa lamang sa maraming biktima ng war on drugs na kasalukuyang iniimbestigahan din ng Quad Committee. Nauunawaan mo ba ito, Andy? Opo, Your Honor. Ganun din, Andy. Ang pagpatay dito sa tatlong Chinese nationals ay posibleng bahagi din ng war on drugs. Mas kilala bilang extrajudicial killing or EJK na kasalukuyang dinidinig ng ICC or International Criminal Court kung saan ang pangunahing iniimbestigahan ay walang iba kung hindi ang dating Pangulo, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ba, Andy, na uunawaan mo? Opo, Your Honor. Andy, nakikilala mo ba ang dating Pangulo? Opo, Your Honor. Sino ang dating Pangulo? Rodrigo Roa Duterte po, Your Honor. President Rodrigo Roa Duterte po. Andi, sa kasalukuyan, ikaw ay nanumpa at nasa harap ng mga congressmen. Bahagi ng Quad Committee. Bawal magsinungaling. Nauunawaan mo ba ito? Opo, Your Honor. Napapanood ka din sa buong mundo, Andi. Nauunawaan mo ba ito? Opo, Your Honor. At sa kabila ng lahat ng aking mga naging katanungan sa iyo, Andi, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Opo, Your Honor. Voluntaryo ba ang ginagawa mo? Opo. Handa ka ba sa posibilidad na maaaring itong pagpatay ninyo sa tatlong Chinese nationals ay bahagi nga ng War on Drugs or EJK, kung saan ang pangunahing sospek ay walang iba kung hindi ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Yes, Your Honor. Punta tayo, Andy, sa iyong sinumpaang salaysay. Sa paragraph 3, iyong binanggit, nilapitan at kinausap ka ni Leopoldo Tan. Sino si Leopoldo Tan? Kasama ko po, Your Honor, sa bilangguan po. Ano? Maximum Security Compound. Ano ang dahilan, Andy, at nilapitan at kinausap ka ni Leopoldo Tan? Kay Leopoldo Tan ay papatayin. Doon po sa compound ng foreign ward po, Your Honor, nakahiwalay po sa maximum. Nalalaman mo ba, Andy, ang dahilan kung bakit ipinapapatay itong tatlong Chinese national? Yes, Your Honor. Ano ang dahilan ng Chinese national? Drug lord po sila, Your Honor.